Yan po, yung mga nakapanood po ng part 11, ito, part 12 na tayo. Naputol yung video natin. Itutuloy lang po natin yung usapan natin dun sa nauna. Ito, packet po yung... Yan, yung flow of current po pala natin. Packet. Yan. Packet. Negative to negative yung tinap natin. Series connection. Kung negative to negative, mali po yung ano natin. Mali yung connection natin pag ganyan. Yan. Ibig sabihin, pag negative to negative, hindi po maglalabas ng kuryente dito sa positive ng diode. Sa umaga hanggang hapon. Yan. Pero sa gabi, ito po yung magic niyan. Paano maglalabas ng kuryente ito? Ito yung system natin sa bahay. Ito yung linya niya. Ayan. Ayan yung linya natin. Ito rin yung linya ng solar panel natin. Ayan. Kung dito magagaling, ayan. Tapos, ayan, ayan yung system natin sa bahay. Ito, pag niload nyo yung bombilya dyan, iilaw yan. Kung may ilaw ka dito, iilaw yan. Kasi ito yun. Nakatap siya sa solar panel, makikita nyo. Ayan yung linya natin. Iilaw yung ilaw dyan at yung electric pan. Kung ano mga appliances, kung inverter, aandar yan. Ayan. Kasi ito naman yung linya natin sa bahay. Ayan, ito yun. Ito po. Linya natin sa bahay, makikita nyo, dumaan siya ng diode. Ire-regulate nyo yung kuryente, dito na yan. Ayan, re-regulate nyo yung kuryente, ito yun. Ngayon sa gabi po, ito yung magic. From dito, kasi ito nga po, kung hindi tayo maglalagay ng switch dito, yan, nilagyan lang natin ng switch from battery papunta dito sa main line, papasok dito sa bahay. Yan, pag nilagyan nyo ng switch dito yan, kung papasinin nyo po yung switch natin, yung wire natin tumama lang dito sa diode. Ayan, oh. Ayan, ayan lang siya. Yan, parang nagganyan lang tayo doon sa diode. Isoshort nyo tong switch na to, go on yan, mawawalang bisa yung diode natin. Yan, simple-simple lang po yung paliwanag. Sa gabi po, pag pinindot nyo yan, o di kaya alas 5 pa lang, medyo madilim na, 5:30, medyo madilim na. Pindutin nyo lang yan, pipindutin nyo yan, dadaloy na yung kuryente dito. Yan, dadaloy na yung kuryente dyan nang galing dito sa baterya. Ayan, gagawin natin, mga boss, pakita ko sa inyo. Yan, maglalagay tayo kay diode. Ayan si diode. Ito yung diode natin, mga boss. Ayan si diode, positive yun dito. Ayan, nakikita nyo dyan na negative-negative yung nilagay natin. Tapos, pailawin natin, tignan nyo. Ayan, hindi siya umiilaw. Pero pag dito, iilaw yan. Ayan, iilaw siya. Tapos, ito yung switch natin, mga boss. Sabi ko dito sa diagram natin, ayan yung diode natin. Naglalagay lang tayo ng switch dito. Ayan, parang nagpaklang lang tayo ng diode dito kay ano, ay switch dito kay diode. Ayan, ay, ganun po yung gagawin natin. Ayan yung switch natin, switch ng ilaw. Ayan yung on. Ayan, off. Tapos ayan lang, papaklangan lang natin yung diode natin. Ayan yung diode natin, mga boss, tignan nyo kung anong gagawin natin. Ayan. Ito talagang sinadya ko po na ano, i-demo kasi... Kung yung iba po kasi mahihirapan na intindihin ito kasi kung hindi ka electronics kaya electrician kumisan mahirap pa no i-digest. Yan. Pero pag ganyan actual actual tayo. Yan madadalian kayo. Yan madadalian na kayo kasi kitang-kita niyo na. Yan makikita niyo na naglagay tayo ng switch. Tapos itatap natin 'to. Etong ayan, tatap natin siya dito. Tingnan nyo. Yan. Sa umaga hanggang hapon, ayan po yung nangyayari. Umaga hanggang hapon, hindi siya maglalabas ng kuryente, yung battery. Ngayon, ito yung magic. Ito po yung magic dyan. Pag sinitsi ito, dapat iilaw yan. Yan, dapat iilaw po yan. Yan, naglulus yung switch natin. May problema yung switch. Sandali lang mga boss. Dito tayo. Glulus yung switch natin. Yan, tatanggalin na lang natin to. Asensya na, sira yung switch natin. Ito. Parehas lang naman po yung mangyayari dito. Ayan po, ito yung, alimbawa po ito yung switch natin. Yan, didikit lang natin yan. Ayan. Yan, kita nyo po, umandar siya.
Ayan, umandar siya. Kasi nga po, mababaliwala itong diode kasi meron tayong switch dito para i-short niya yung linya sa gabi. Kaya 5:30 pa lang, kumisa madilim na. Pindutin lang yung switch. Ayan, pindutin yung switch at dadaloy na yung kuryente. Nang galing doon sa baterya, dadaloy na doon sa loob ng system ng bahay natin. Ayan. Tapos, umaga na naman, 6 a.m. Pasikat na po yung araw. Patayin lang yung switch. Patayin po yung switch para charging lang yung ating ano, charging lang yung baterya natin. Ayan. Ayan pa rin yung setup. Ito pa rin po yun. Ito siya. Yan, klarong-klaro naman po sa video natin mga boss. Ito yung baterya natin mga boss, baterya. Yan yung baterya. Tapos negative. Ayan yung negative. At nag-tap siya dun sa negative nung diode. Ito yun, recap lang. Yan, negative nung diode. Ayan yung meguit, positive. Tapos yung positive natin, ito na yun. Sa umaga hanggang hapon, charging lang yung baterya. Kung nakatap po ito sa solar panel. Bali, ito na rin po yung magtatap sa solar panel natin. Ito, itong positive na to. Yan, mapapansin nyo, yung positive natin, ito yun. Nakatap siya dun sa negative ng solar panel. Ayan, ito yung magtatap sa solar panel natin mga boss. Para i-charge yung baterya. Ngayon, ito yung switch natin, tingnan nyo. Ayan, paggabi na, o papagabi na, itap lang yung switch at dadaloy na yung charge ng battery natin sa system ng bahay natin. Yan po, klarong-klaro. Ayan. Ngayon po, iwanan na natin yan. Okay na tayo dito. Dito naman tayo sa ibabaw. Ito, ito naman yung papaliwanag ko sa ibabaw naman. Positive po ng, nasa positive naman po tayo ng solar panel. Ayan. Ito, dito naman tayo, lipat tayo mga boss. Tatanggalin ko na to. Tapos na tayo dito. Sa demo natin dito. Ayan. Tatabi muna natin si battery. Yan, dito tayo kay solar panel. Yan po, 7 minutes yung video natin. 7 minutes na. Baba pa yung ano, pwede pa natin pag-usapan. Yan, ito yung positive po nung yan, positive ng solar panel natin. At ito naman yung negative. Yan, iwisi ko lang yung camera. Ngayon, ito po yun sa diagram natin. Dako tayo kay positive na solar panel. Yan. Yung positive po na solar panel, nagtap yung negative nung diode. Tapos positive nung diode, nagtap yung negative ng diode. Yan, positive, negative, positive, negative. Yan po, positive, negative, positive, negative lang po. Hanggang dun sa dulo ay magiging positive po nung diode. Bilangin po natin yung diode, 6 lang yan. 6. Pero yung linya po na tumakbo dun sa positive ng battery pagkatapos nung isang diode. Yan. Kaya ako po ginawa na bago pagkatapos ng isang diode yan. Itong diode na to mga boss, protection diode to para sa mga solar panel. Yan. Protection diode po yan. Kasi yun nga po, yung positive natin hindi babalik dyan yan. Kasi kung papansin ninyo, positive ito at positive ng diode, hindi maglalabas po ng negative dun yan. Kaya sa gabi po, protektado yung solar panel natin. Sigurado kayo na walang dadaloy na kuryente dito sa gabi. Kasi meron tayong inverted na linya dito, kaya dito ko siya tinap. Yan. Kung itatap ko siya dito, dito sa... Yan, itong linya na to, kung itatap ko dito sa una, hindi siya dumaan ng diode. Kung papansin ninyo, pagka-switch nito, yan, itong battery na to, pag sinwitch natin yan, papasok yung kuryente dito. Yan, may kuryente yung solar panel natin. Papasukan ng kuryente yan. Itong baterya. Pero kung dito yan, yan, after nung diode, walang papasok na kuryente dito. Puro labas lang yung kuryente papunta dito sa system ng bahay natin. Yan. Kaya maganda po yung pagkakatap nito, itong diode na to, saka ito. Yan. Malaki may tutulong nito sa mga nagsesetup na solar panel. Yan. Sana po pag-aralan nyo to. Yan. At sigurado naman makakatulong po to sa maraming Pilipino na magso-solar. Ayan, magso-solar sa inyong bahay. Malaki po yung matutulong nito. Itong nasa positive at itong nasa negative. Ayan, charging lang siya. Ito, charging lang.
Ito po pala, babalik tayo dito mga bossing. Gawin nyo pong dalawa. Dalawa para matibay. Kasi pag charging yan, talagang iinit to. Iinit yan mga boss. Natural lang pong iinit yan, walang problema yan. Huwag nyo lang ididikit sa kahoy, huwag nyo babalutan ng kahoy ito. Ito, huwag nyo babalutan ng kahoy ito. Pwede yan, maglagay ka ng dalawang poste dito. Poste, tapos yan, nakaganyan lang siya. Ito, nakahang to. Yan. Kasi pag binalutan niya po ng kahoy dito yan para hindi mapaso yung nakapalibot sa kanya kung nilagay niyo sa plastic yan, may kahoy dito yan. Masusunog yung kahoy. Masusunog po talaga yung kahoy. Iinit yan. Nakikita niyo masusunog, tapos pati ito masusunog yung plastic. Kaya masisira lang yung dayo niyo. Pero kung nakahang lang yan, nakaganyan siya, meron siyang tali dito, kaya tali dito. Tapos nakasabit lang, nakaganyan lang siya. Tatagal po itong dayo na to kasi dalawa naman yan. 10 ampere saka 10 ampere, 20 ampere na po to. Yan, saka ay matibay po. Yan, may GW. Yan, 10A tapos 10. Yan, 10 ampere tapos 10 tapos GW yung diode. Ito po yung matibay. Medyo mahal nga lang po ng konti. Tignan nyo na lang sa Shopee at Lazada, available po yan. Yan, 11 minutes na. Yan po, kung isa lang yung diode, dalawa po yung ilagay nyo, mga boss. Yan, ganyan lang po yung pagkakagawa. Yan, dadagdagan nyo lang ng isa pang diode to. Sa demo po kasi ginawa ko lang isa para hindi ganong nakakalito dito sa video natin. Kung hindi nyo po nagigets ito, panoorin lang po yung mga nauna ko pang video. Yan, i-digest lang, paulit-ulit, pwede namang i-rewind yan para mag-gets nyo at i-actual na rin. Yan, balik po tayo dito. Ito, protection diode po ang tawag dito para dito sa mga solar panel natin. Ngayon dito na tayo. Dito nagsimula yung positive natin. Yan, di pa rin maglalabas ang charge yan sa umaga. Yan po yung baterya natin, di pa rin maglalabas ng battery charge yan sa umaga hanggang hapon. Kung nakapatay itong switch na to. At yun, yung positive, charging lang yan. Dadaloy dyan, pababa. Pababa yung positive natin. Chacharge na yung battery. Ganun din yung nating negative. Tuloy-tuloy lang yan pag nakakat itong switch na to. Pag naka-off yan. Tapos, dito naman po, yung positive natin, tuloy-tuloy pa rin yung kuryente dyan, papunta dito. Yan, ito yung papasok naman sa bahay natin. Yan, sa umaga. Umaga po hanggang hapon. Kung papansin ninyo, dumami yung diode natin dito. May purpose po yan. Kada isang diode ay nagbabawas po ito ng 0.4. Kung gagawin yung dalawa dyan yan, pwede naman gawin yung dalawa dyan. 0.6 na yung bawas niya. Kung dalawa dyan, 0.6. Ito, 0.4, 0.4. 0.4, 0.4, 0.4. Yan po. At ito, 0.4 din. Nagbawas siya ng 4.8 volts. Dito sa 21 to 22 volts. Yan, kapag may na yung sikat ng araw, kumisang bababa ng 21 yan. Yan. Abot na lang ng mga 17 volts, kaya 16 volts yan. Sabihin na natin 17 volts, so 16. Ayun yung ipupukol niya pong positive dito sa ating bahay. Tapos, pag nag-load kayo ng ilaw dyan, kung marami yung ilaw, gaya nito tatlo, yung 17 po na yun, magdadrop ng 14, 12. Tapos, maglagay ka pa ng electric pan, magbababa pa yan. Magiging 10 na lang, 10 volts. Kasi nga po, full load tayo nun. Sa umaga hanggang hapon. Minsan nagagamit din po kasi yung ilaw sa umaga hanggang hapon sa banyo at madidilim na kwarto. At yung electric pan, alam naman natin, nagagamit yan sa hapon at umaga. Yan, direct po yan sa solar panel mga boss. Hindi pa nagagamit yung baterya natin. Pero pwede rin po kayo, kung marami kayong pera, susuportahan nyo ng baterya. May nakababad ka na battery. Yung set A mo, panggabi. Tapos set B, nakababad dyan. Sasabay siya dyan sa solar panel mo. Sasabay siya at magpupukol ng kuryente dito. Mas maganda yon sa umaga hanggang hapon. Sa pagpapandar po ng rep. Yan. Sasabay yan. Ayun yung gagawin natin sa susunod na ano. Pag nakumpleto ko po yung binibili ko na baterya, 100 plus na baterya. Ayun naman yung gagamitin natin system para sa rep. Yan. Gagamit tayo ng inverter. Yan. Next topic na po yun at next video na natin. Balik po tayo dito kay positive na solar panel. Dumaan ng diode mga boss. Ayan, ito na yung papunta dun sa bahay natin. Napapansin nyo dito na meron tayong switch dito. Ayan, switch. Ano po ba yung purpose nitong switch na to? Ito, positive no baterya. Tapos solar panel, isang diode lang. Tapos ito yung linya natin, positive. Napapansin nyo na naglagay tayo ng switch dito.
Yan, ito po yung purpose nito. Purpose po nitong switch na to, sumasabay dito, panggabi. Panggabi pa rin. Yan, papaliwanag ko dito. Kaya po nilagyan natin ng switch dito yan. Kasi sa panggabi po, itong solar panel natin na naglalabas ng 21 volts to 22 volts, hindi sa gabi po, hindi na maglalabas ng kuryente yan. Wala nang 21 volts to 22 volts. Ang mangyayari po dyan, eto na yun, 12.8 volts na lang. Eto, eto si positive, yung linya ng baterya natin. Pag in-on mo na yung switch dito, kailangan nyo na rin on tong switch na to. Para bypass po itong mga diode na yan. Bypass. Mawawala ng bisa yan. Itong diode na to, gaya ng dito. Mawawalang bisa to pag switch natin to. Walang bisa na yan. Direct na yung negative natin sa system ng bahay natin. Pag switch natin yan. Ito po, katulad din ito. Direct na yung positive natin. Papasok dun sa loob ng bahay natin. Ito, pansinin nyo yung linya natin. Papasok na sa bahay yan. 12.8 volts solid. Pasok sa bahay natin. Kasi po, pag ito po, hindi nyo nilagyan ng switch dito yan, dadaan dito yan, babawasan ng 4.8 volts. Limang diode yan, limang diode po. Bawas ka pa ng 4 dito, 4.4 volts. Halimbawa lang, 4.4 volts. Kaya, magbabawas pa tayo ng dalawa kasi wala naman to. Yan. 0.4, 0.4, bali ano lang yan, 0.8, 16, 16, bali 2. 2 hours, 2 volts lang po pala. So, mali to. Yan, 0.4, 0.4, tapos dalawa pa, 16, at 0.4, 2 volts lang halos yung nabawas. Kung meron tayong 12.8 dito, kung babawasan mo pa ng 2 volts to, magiging 10.8 volts na lang kung hindi po tayo maglalagay ng switch dito. Kaya importante po itong switch na to. Sa gabi, switch mo yan at yung kuryente mo, papasok yung 12.8 volts. Kasi pag marami pong load na ganito, at 12.8 volts lang yan, hindi nyo na kailangan i-regulate kasi 12 volts naman po ito yung bumbilya natin. Yan. Kaya importante din po itong switch na to. Yan, i-demo natin, meron pa naman tayong oras. Ito yun, positive nung ating solar panel, mga boss. Tapos positive po yun, itatap natin siya sa negative. Yan. Negative po dapat. Ito yung positive natin, yung may guwit. Ito, tatap natin. Yan, tatap natin siya. Yan. Tapos yung negative ng mga bumbilya natin, tatap natin. Kaya po tayo naglagay ng regulator na diode, mas matibay po yan kesa dun sa mga transistor na regulator. Yan, mas matibay po yan. Yan, positive. Ito, tatap natin sa dulo, tingnan nyo. Yan, umilaw sila. Naka-direct tayo ng solar panel. Yan, umilaw po sila. Yan, pag dumaan po sa diode yan, yan, mapapansin nyo na anim na diode. Sa umaga po hanggang hapon at electric pan dito na rin dadaan yan. Yan, na-under lahat sila. Wala pang baterya yan. Yan, wala pang baterya yan. Di pa uma-under yung baterya natin kasi charging lang yung baterya natin. Tapos ito naman, dito naman magtatap po yung ating battery. Yan, pagkatapos ng isang diode, dito magtatap yung battery natin para charging. Ito yung positive nung papunta doon sa battery. Ito. At dito na rin po magtatap yung switch natin. Dito siya. Yan, dito siya magtatap. Yan, dyan siya magtatap. Yan, pakita natin kung anong mangyayari. Kasi pag umaga hanggang hapon po, sinyort nyo yan, pwede po masira yung mga bumbilya natin. Kasi masyado mataas yung papasok na kuryente dito. Ayan, pag naglagay po tayo ng switch dito, yan, pag sinyort nyo yan, dito, to dito, agad puputok yung bumbilya nyo kasi papasok yung 21 to 22 volts. Yan po. Yan po, puputulin na po natin yung video natin. Channel name, Beck & Toink. Sa susunod na video po, sana abangan nyo pa yung ating mga topic. Meron pa akong ipipresent sa inyo sa susunod na mga video po. Subscribe po at like na rin at marami pong salamat.